Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap at napakasimpleng merienda, ang kamote donut. Pero bago tayong mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman, huwag lang pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng kamote donut, siyempre po, kailangan natin kamote. Isang kilong kamote po ito, tinalupang ko po at hiniwa ko lang po ng ganitong kalalaki. 2 cups all-purpose flour, 1 cup milk powder, 1 cup white sugar, at siyempre po kakailanganin natin ang breadcrumbs at isang itlog para po sa ating pang-dip at pagpiprito. Okay, umpisahan na po natin yung pagpapalambot muna ng kamote. Ayan, atin pong i-steam to hanggang sa lumambot. Nasa high heat po yung ating apoy. Pero pwede rin po, kung gusto nyong pakuluan, pwede din po, kaya lang mas gusto ko yung ini-steam, talaga pong maligat yung kamote. Minsan po kasi pagpakulo, lumalabsak siya o syempre po may tubig yon. Okay, babalik po ako pag malambot na po itong ating kamote. Ayan, malambot na po itong ating ini-steam na kamote. Hanguin na po natin at atin na po itong imamash. Mas maganda pong mas ng kamote pag mainit. Okay. Ayan, ganyan lang po. Maganda po kasi pag mainit pa dahil malambot yung ating kamote. Ayan. Ayan, heto na po yung ating minas na kamote. Medyo po pinalamig ko muna kasi mahirap po pagmamasa pag mainit. Ayan. Lagay na po natin yung powder milk. Ayan. Mas lang po natin mabuti. Kabango. Itong sugar. Itong ating all-purpose flour, dalawang cup, unti-unti lang po muna. Ayan, imas lang po nating mabuti hanggang maging dough. Okay, masahin lang po nating mabuti hanggang magsama-sama lahat yung ating inilagay na ingredient hanggang sa maging dough siya. Okay, babalik po ako. Okay, heto na po yung ating namas na kamote. Okay na po, ngayon po gagawa na po tayo ng courting donut. Malinis ang ating kamay. Ayan, ganyan lang po. Bibilog po natin. Ipupus lang po natin ng ganyan. Pagka po bilog na, bubutasin po natin sa gitna. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan lang po. Medyo gandahan po natin. Ayan. O paano po? Tapusin lang po natin lahat to. At syempre, magpiprito na po tayo.
Okay, heto na po yung ating nagawang donut. Ngayon po, uumpisahan na po natin ang pagpiprito. Okay, ngayon po, magpiprito na po tayo. Dalawang klase po itong aking gagawing pagluluto ng donut. Yung pong isa, may coating na breadcrumbs. Yun naman pong isa ay wala. Para may option kayo kung ano ang mas gusto nyo. Okay, umpisahan na po natin. Ayan, unahin po natin yung walang coating para po malinis pa po yung ating mantika. Ayan. Ayan. Ito pong ating donut, kung nakita nyo po, medyo po, hindi po yan sunog, kundi nag-caramelize po kasi di po ba may sugar po. Saka sweet yung ating kamote. Okay. Yan, okay na po ito. Ganyan lang po, ibabrown lang po natin. Golden brown. Yan. Yun pong ating apoy. Paalala lang po, nasa medium heat lang po yung ating apoy. Ayan. Ayan na po yung ating walang coating. Susunod na po natin yung may coating na breadcrumbs. Napakasarap pong merienda nito. Masustansya pa po talaga para sa ating mga anak, apo. Pwede po ba? Okay, ngayon po, sunod naman po natin itong may coating. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Ayan, idip po natin sa egg. Tapos po, lagay po natin sa breadcrumbs. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Ito ba? Patakam-takam. Para po may option kayo kung ano po yung mas gusto nyo. Okay, ngayon ito naman po may breading. Ayan, mahina lang po yung ating apoy. Ayan. Heto na po yung ating napritong may breadcrumbs. Ngayon, ito naman po ay igugulong lang po natin dito sa ating powder sugar. Ngayon, kung wala po kayong powder sugar, pwede na rin po yung sugar, white sugar. Ayan, ganyan lang po. Diba? Sulit na sulit yung paggawa. Busog ang ating mga anakis. O di po ba, nakita nyo naman itong ating homemade donut na ginawa. Di po ba, katakam-takam. Pag inahin po natin, ito'y talaga namang masasarapan tayo. Tikman na po natin. Okay, tikman na po natin. Masarap po. Ayos na ayos lang po yung tamis. Ngayon, doon po sa mas matamis kumain, pwede po kayong magdagdag ng asukal, pero okay na po ito para sa akin, ha? Siyempre po, hindi tayo pare-parehas eh. Okay, nakita nyo naman po, malambot siya. Talagang yummy. O paano po? Kung nagustuhan nyo, ayan ang video na to. Huwag lang kalimutan mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po napakagandang merienda. Babus!